Tapos ang boy ate ginaling. Ayos lang. Ayos lang. Naiiyak eh. Parang hindi ayos. Mm-hmm. Bakit ate? Nagarapan ka ate? Ulang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Mark. Ako naman po si Kuya JM. At ito po ang Manoy Efren Bicolano Vlogger. Bali ngayong tanghali, pupunta namin si Ate Jenaline. Medyo matagal na rin po nung huli kami bumisita sa kanila. At napapansin na rin kasi namin na parang hindi na po sila nagtitinda ron sa lugar na pinagtitindahan. Opo. Bali hindi na namin sila nakikita. Ngayon, pupuntahan po natin sila sa kanilang tinutuluyan ngayon. Tanungin natin kung bakit hindi na sila namin napapansin nagtitinda sa lugar na yun. At alamin natin kung ano po yung dahilan nila, Ate Jenaline. At bago po yan, may dala po kami sa kanila na bigas at malaking gatas, asukal, para at least may konsumo po sila. Medyo matagal na po kasi namin nung huling nabisita sila, Ate Jenaline. Kaya samahan niyo po kami ni Kuya JM at shoutout nga po pala kay Mamita ng San Diego, USA. Hello po, Mamita. God bless po and stay safe always. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po na nagpapaabot ng tulong sa mga kababayan natin nangangailangan. Maraming salamat po. At ngayon pupunta na kami ni Kuya JM. Samahan niyo po kami. Stay safe and God bless. Dito na kami kila Ate Jenaline. May ano na sila dito. May mini hauler. Tao po. Kaya ginagawa nito ngayon mag-asawa na ito. Tao po. Kumustahin na rin natin yung mga bata. Meron na silang ano dito, mini hauler. Tao po. Ayun si Kuya Alvin. Walang damit. Ayun si Baby Boy . Hello. Para nagtaba-taba na siya . Ano, Sir GM? Si Sir yung gate nila, naka-gate sila . Nakita niya? Iba yan si Bert, ano? Pinaghandaan nila yung gate. Ito po kasi yung kinatitirikan ng bahay nila ngayon. Pansamantalang lang sila naikituluyan dito. At nungungupahan sila. May maliit itong parang taniman. Ayan, nakakapagtanim sila dito. May hauler na kayo, Kuya Albert. Saan ito galing, Kuya Albert? Doon sa ano ko kakilala . Pinagamit sa amin kasi natambak lang daw. Bibinta daw ito kasi wala pa naman kami pambayad. Ay sabi daw 4,000 daw ito. Hindi ko malubulukan na lang kung may tira. 4,000? Kaysa mabulok, pinagamit na lang muna sa inyo. Ayos din . Ito na yung sabi natin, maganda na ito. Ganito yung sinasabi namin yung hauler. Palagyan na lang ng upuan dito. Dito ikakabit yung upuan. Doon yung mga paninda nila sa harapan. Kung sakali. Mayroon daw. Kung kano sa kaya sana, papalagyan natin ng kahit bubong . Kaya parang dito yung bubong ay pawid. Mahirap yung pag hinangin. May upuan siya, kaya lang. Kung sakali magtitinda ka, mas maigi siguro iuurong dito. Atras. Parang hindi pa nga naka-welding ito . Hindi. Parang bago-bago lang pinahiram sa ito? Bago lang. Sinalian. Sinalian mo lang. Ay, naku. Ayun, kinuha. May dala pala kaming gata. Sige na, sige na. Kinuha na yung gata. Sige na, para sa kanila talaga yan. Pinapatimpla na, pa. Timpla mo na daw. May gata na si Baby Boy. May dala pala kaming bigas dyan. Bigas, tapos ano? Asukal. Para may pangkonsumo kayo. At matanong lang kita, Kuya Albert. Papansin kasi namin na parang wala na kayo dun sa pwesto ng tindahan nyo. Anong nangyari? Gamitin na nga daw nila. Gawin ng grahe ng mga sa vulcanizing nila. Shop. Grahe sa mga customer daw. Gagamitin na yung pinagitindahan nila. Kaya ang balak ko, ang lalako-lako na lang. Ang balak ko. Sana isda . Yung plano sana natin. Pag ito nabili na natin, pag nabayaran. Gulay. Lagyan lang bubong. Pwede na ito. 4,000 . Okay, ready na .
Paparefer lang ibang konti, konti lang naman siguro yan. Oo, tapos kung ano, mapalagyan natin ng bubong. Mm-mm. Bubong lang. Parang may dati nga siyang bubong, oh. Pinuturuan niya, ginawang ano sa aso, yung paybahay. Okay, ah. Sila, pag nalakad sila mag-asawa, laging kasama yung dalawang anak kasi wala mapag-iwanan. Mm-mm. Eh, kailangan niya, may bubong. Bali, ilan linggo na, Kuya Albert? At medyo matagal na rin kami hindi nakapunta sa inyo nung hindi kayo nagtitinda roon. Oo, matagal na. Tinda. Tagal na kayo hindi nakakapagtinda doon? Oo, oh, tagal-tagal na. O, kamusta man ang buhay, Albert? Anong pinagkakitaan mo ngayon? Ganun pa rin, sa bayan. Nangangarton. Nangarton. Ito, ito. Oo, oh, yan. Kaso hindi yata nabibenta yan, styro. Kung ano yung paamak sa gato. Ah, pampaamak daw yan. Oo, pero delikado yun na sa ano ah, sa baga ng bata. Yung ano, styro pa naman yung iba yung usok niyan, mga plastic. Pwede na ito. Pag nakausap mo halimbawa kay Albert, wag na siguro ano, ialok sa iba. Ano, total sa'yo na rin pinagamit. Pag nagkaroon tayo, ano, babayaran na lang sa kanya, ano. Babayaran na lang. Asan pala si Ato, si Ate Genaling? Doon yata, naglabas yun. Katulog ako ay. Naglabas si Ate Genaling? Mm-hmm. Doon pa niya, doon yung kastindahan. Baka masalubong niyo. Doon sa may ano, sa may dating tindahan niyo? Oo, oh, doon. Yung may kaibigan niya, doon yung ano, may tindahan na grocery lang sa may labas. Tabi ng burgeran. Okay. Dito. Pero babalik din agad? Babalik yun. Babalik yun. Katulog ako ay, galing ako sa bahay, ulanan kami dalawa. Oh, nag ano kayo, naligo agad kayo? Naligo kami. Tama 'yan. Oh, di na kayo nag-ano, nag-aaway na si Ginaling. Hindi na. Hindi na mainit ang ulo. Wala na. Gaano kinikita mo kay Albert? Kanan din kami, 50 sapat na sa ano, pagkain. Ulam, hati, gatas ng bata. Dahil nga kasi wala na yung extra income niyo sana ng tindahan doon, ano? Oh, wala na. Wala naman tayong magagawa kung yun yung gusto ng may-ari. Kasi hindi niya naman sariling pwesto yun. Pinatirik lang kayo dun para... Mandala, may tinda-tindahan. Pero at least pa, kahit pa paano, pasalamat na rin tayo dun sa ano, no? Sa nagpatirik sa inyo dun ng tindahan, ano? Pasalamat kayo dun sa ano. Nagpa-ano sa amin, Oh, ayan oh, hati kayo ni Kuya mo ha. Kayo ha. Kuya, hindi kulay gatas, ikaw kulay gatas. Oo, nangitim na to. Ito. Lagi mo pa rin kasama to. Paano yan? Sila Ate Jenali nandito. Tapos ikaw nangangarton. Oo, dalawa kami ni D-Boy. Gilbert. Ito sama, nasama sila. Nakasama sila, mainit ang panahon. Kasama mo yung mag-iina mo. Nangangarton kayo. Anong oras kayo na umuwi? Hapon, mga alas 5. Uwi na kami. Maghapon silang nangangarton. Wala lang kami payong. Sa trapal lang. Oo, ang hirap niyang pag maulan. Trapal. Yan lang gamitin ko yan. Matibay pa naman yun. Ay, tinabi mo. Sabi ko dati yung dinala pa naman sa dugungan. Ah, hindi na sa dugungan. Ito 'yun, ito. Doon kami sa ko ano baga karito. Ito 'yun. Pwede na. Namin sa ano. Pwede na ito, Kuya Albert. Pwede na. Pag ano kausapin natin ano? Pag nagka ano tayo, magkano nga ulit? 4,000? 4,000. Okay, na ito palagyan na lang natin ng ano patungan. Oo. Tapos bubong, mas mahalaga bubong kasi kung sakaling angkas mo yung mag-iina mo, hindi kayo maulanan. Oh, di pala dito pwede ang pawid, ano? Ay, mahirap yun. Makamabagka, tupok na. Siguro ang style ng bubong, ano? Seryoso. Paliwanag, napapaliwanag. Pwede na ito. Ito kasi yung dati niyang bike. Parang mountain bike. Tapos yung side wheel niya, sumakto naman, oh. Laki pa rin. Pang mountain bike din. Mountain bike yun yan. Maganda. Kunting ayos lang ito. Maganda yun. Pwede na itong panghanap buhay. Balak mo, Sir GM, magluto kami dito yung ulam. Yung pisto kung istabi yung kalsada ko. Pwede okay yun. May mga istante ba ng mga lalayan kami ulam. Paano ang pipisto niyan? Maluto kayo ng ulam? Oo, tapos lalabas. Maluto na kayo dito? Oo, tapos dadalhin paglabas. Ilagay lang sa ganyan.
Maganda rin yung naisip mo. Pero maganda din sana yung plano natin noon na ano, no? Yung gusto mo tumulong sa atin. Na, ayun nga, isda. Tulong yung paglalako. Maya, maya. Maigi yun. Malaki din kita doon. Malaki din pag nalugi kapag di ka marunong magpatama, ano? Kaya total, sabi naman ni Ate Jeneline, medyo may alam naman daw siya sa mga bulong-bulong. Marunong siya. Para bulong si Ate Jeneline. Maglalako. Para bulong. Maglalako-lako. Oo, pwede. Tas gulay. Kagaya din dati nung ginagawa nyo. Kamatis, mga bawang. Ayun, kangkong lang yung tanim mo. Oo, may tanim na sila dito. Sili, ayun. Galong, matay lang ang init. Luya. Buti mabait yung may-ari, ano? Tira-tira na sa amin. Kaya wala daw naman tira po kanti lang. Oo, wala pang ano titira. Kapag tanim pa kayo. Kaya lang, nabawasan yun lang yung income nyo, ano? Pero hayaan mo baka sa sunod. Magawa natin ang paraan. Pwede natin maayos din, mabait din yung kakilala nyo, okay. Nagpaano nitong ano, no? Maganda ang side car niya. Maganda, oo. Tapos ang ano dyan, palagyan na lang natin ng Wi-Fi. Wi-Fi. Ano? Palagyan natin dyan, Wi-Fi, ano? Hira dyan niya. Una, ulan na ata yan, masira. Ano ba ito? Wala pa. Saan? Parang taon, no? Wala. Mag-iisang taon pa lang ata yan. Ito? Malanog nito kanila nito. Ito si Baby Boy. Buti nagtaba-taba yung mga anak mo, ano? Mamaya, buksan natin. Madami yan, Baby Boy. Baby Boy. Ha? Sasabihin ko niya. Ano na? Ano yung kaya, Albert? Buntis si Ate Jeneline. Nako po. Congratulations. Kaya pala lagi galit-galit. Mainitin ang kaya, ulo. Kaya pala noon madalas kayo mag-away. Mainitin ang ulo. Ingat-ingat na lang din kay Ate Jeneline. Ano? Buntis pala tas nasa labas. Ilang buwan na siyang buntis? Wala na. November daw yan mag-an. Mga nganak mo, malapit na. Di malaki na yung tiyan niya. O di anong plano, mga nganak? Dito na siya. Pag ano na siya, mag-libor na. Ito na lang sasakyan namin. Dalali na ito. Pa nag-libor, sasakyan. Baka nag-anak na yan dyan bago makarating ng provincial hospital. Mamaya nga. Yun, pag mag-libor siya, dalali namin dalang. Kulong bahala mo ganun. Kaya tinulog ko lang siya. Hindi, ang gawin mo kaya, Albert, kumausap ka na mas malapit na may kakilala kang tricycle dito, malapit sa inyo. In case of emergency, pwede mo siyang tawagan agad o kaya puntahan. Kasi baka mamaya, madaling araw naman mag-anak si Ate Jeneline. Mag-anak na pala. Hindi, ang laki na pala ng tiyan niya, no? By November na siya mga nganak. Pitong buwan na. Pitong buwan na? 7 months. Oo, ano na ngayon? September, ano? Lapit na. Nandiyan, makita niyo yan pag nasalubong niyo. Baka si Ate Gina yung naglabas, nag-discarte, ano? Dito do kayo ganyan, Kuya Albert. Tatlo na. Kaya nga, maaga pa kami kanina. Yan na. Ito na si Ate Jeneline. Laki na nga ng tiyan ni Ate Jeneline. May trophy na naman. may trophy ka na. Matagal kasi kami hindi nakabisita sa inyo Ilang buwan ng tiyan mo? Pito na. By November ka daw mga nganak. Dapat pala mapaghandaan natin yung Ate Jeneline. Ang plano pala ni Kuya Albert, panag-labor ka, yung gagamitin niyo pagjak. Ayan ano? Yan ang gagamitin niyo. Baka nakapag-anak ka na bago kayo makarating yung provincial. Mabilis. Mabilis? Pero delikado, matalbog yan . Kamusta ang buhay-buhay Ate Jeneline? Ayos lang. Manaiiyak ka . Parang hindi ayos. Bakit Ate?
Nahihirapan ka din. Anong iniisip mo, Ate Jenaline? Mali, matulungan ka namin. Anong problema, Ate Jenaline? Ha? Lagi na lang. Wala mo? Anong problema, Ate Jenaline? Anong iniisip mo? Nasa panganganak mo? Ha? Parang ano, may dinidibdib si ano, Ate Jenaline, na hindi niya masabi sa atin. Sabihin mo sa amin, Ate Jenaline, para kahit paano, maggawa natin ng paraan. Sabihin ko, kaya naman ako. Huwag na natin pinitin si Ate Jenaline. Sabihin mo na, bawal ma-stress. Kung may problema, Ate Jenaline, sa ano, financial o sa pagpapaanak mo, sa provincial, libre naman yung iba. Yung mga excess lang na ibang gagamitin na wala sa hospital. Kung sakali. So, tapos, yung gamit ni baby mo. Kontakin nyo na lang din kami para kahit paano, makapagtulong kami. Ano? May mga gamit na si baby mo? May nakaready na kayo? Wala pa. Uyosin na lang daw niya. Ano yung magiging ano natin? Huwag na lang yung problema. Kaya namin. Kung may itutulong naman kami, Ate Jenaline, sa abot ng makakaya namin, tutulungan naman namin kayo. Ano? Gaya nung dati, aalalayan namin kayo. Gaya niya, magtatatlo na yung anak mo. Plus na siguro yan, ano? Anong balak mo, Ate Jenaline? Gusto ko na nga magpalaigit. Gusto mo na magpalaigit? Ikaw, bahala ka kung anong decision mo. Pero mas maigi na may family planning kayo para na rin sa inyo kasi mahirap din ang buhay ngayon. Hindi yan yung kaloob ng Diyos. Ano pa rin yan? Blessing pa rin. Wala namang kamalay-malay yung baby na nasityan mo eh. Nakakahiya nga sa inyo, sir, kasi mahirap na nga ng buhay. Tapos ganyan naman na. Buntis pa ng buntis. Mahirap na nga. Wala tayong magagawa kung talagang ano, mapagbiro ang tadhana. Ganyan talaga. Pero maigi pa din nyo. Huwag nyo pabayaan yung mga anak nyo. Ano? Nakakaraos naman. Unok yun, pinapak niya na yung gatas. Oh. Yung tulad namin gatas, pinapak niya na. Baka girl na yan. Ano sa tingin mo, babae, lalaki? Sana babae, ano? Kasi wala ka pang ano eh. Wala pang babae. Oo, wala pang babae. Huwag ka magparaisip, Ate Jenaline. Alam niyo naman yung bahay ko. Ako pinakamalapit sa inyo dito. Puntahan nyo lang ako kung may problema. Wag na ako at ako yung pinakamalayo. Ano, Ate Jenaline? Ganun na lang, ano? Sabihan nyo kami agad, ha? Makagawa kami ng paraan, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi naman kayo pababayaan ng Diyos. Malay mo. Mairaos natin agad yan. Ang una lang natin problema, mga gamit ng bata, mga lampin, mga baby, ano. Andre. Lapit na November na, September na ngayon eh. Ma-October na pala. Lapit na. Kung may problema, Ate Jenaline, puntahan nyo ako sa bahay, ha? Alam naman ni Kuya Albert ang bahay ko. Ha? Ito, Ate Jenaline, oh, ha? Pang ano, pandagdag sa budget. Pandagdag. Sige na. Sige na. Pandagdag nyo na lang, pambili nyo ulam, bili ka ano, masarap na ulam, tinola. Oo, yung kailangan mo yung mga sabaw-sabaw para sa baby, ha? Kailangan healthy siya. Lang siguro ako, naboboring ako kasi di ba ako sanay sa ganito na. Oo, nawala na kasi yung tindahan nyo, yun yung sabi ni Kuya Albert eh. Naghalo-halo. Na araw-araw na andun siya, nagtatrabaho. Mga Ate Jenaline, kapag
na karaos-taos na tayo. Mabili natin yung pinahiram sa inyong ano, holder, mini holder. Papagawa natin yung iba. Kung anong kailangan ipa-welding, tas importante yung bubong. Ay, kala ko wifi. Sa sunod na yun, last na yung wifi. Napatawa lang ako si Ate Jenelle. Kala ko talaga importante yung wifi. Pero mabait yung nagpaano sa inyo nitong howler, ano? Kaysa nga naman mabulok, ipagamit na lang, ano? Ayun nga sabi ni Kuya Albert Balak. Ano, wala pang bumili, diba? Huwag na siguro, kausapin nyo na lang, sa inyo na lang, ano? Antay-antay lang kamo. No? Sabihin ko na lang. Bali, mapunta na rin kami Ate Jenelle. Una na kami Ate Jenelle, ha? Malaki na ansya ni Ate Jenelle, o. Kumag-alala. Maraming salamat ulit sa inyo. Patumay lang sa amin. Kahit matagal na tayo, hindi nakikita. Nandiyan pa rin. Huwag kang magparaisip Ate Jenelle. Magagawan din natin paraan yan. Pero sana ano pustahan natin. Babae sa akin. Babae sa iyo? Oo. Wala ka naman choice, lalaki. Choice kasi pinili mo na babae. Sana babae. Iba kasi talaga pag may babae sa pamilya. Oo. May girly na si Ate. Nagpa-ultrasound ka na, hindi pa? Hindi pa. Ayun, isa rin sa kailangan natin yan. Si Dibale, pag sa sunod sana namin na balik, makapagpa-ultrasound ka. Makapagpa-check up ka para ma-check up si baby kung healthy. Ano? Importante kasi yan sa mga buntis. May mga follow-up check-up yan para sa ultrasound. Ate Jenelina, una na kami, ha? O, bye-bye na, baby boy. Huwag ka mag-alala. Hanggat nandito naman kami, may maiaabot kaming tulong. Tutulungan namin kayo mag-asawa, ano? Kaya naman sa inyo. Huwag ka na ma-stress. Naisip naman, sir. Kaya naman namin. Ganyan lang. Nagkita naman sa araw-araw. Pangangarap. Kakaraos din naman. Una na kami, ha. Babay na kay Albert. Ate Jenelle, yung mag-iina mo, huwag mong pabayaan, ha. Si baby boy. Babay na Ate Jenelle, bye-bye. Bye-bye, baby boy.